Pinag-cruise ni Clara ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib para itago ang lumantad na katawan kay Javier. "You don't have to hide your body from me, Clara." Nakangiting sabi nito. Ngiting ang intensyon ay alisin ang nalalabi pa niyang pag-aalangan. Pagkoy binaklas nito ang magkakrus niyang mga braso sa tapat ng kanyang hubad na dibdib. At nagsimula na namang tuksohin siya ng mga halik nito. Matagal nitong sinamantala ang kanyang mga labi. May kung anong kapangyarihan ito para magawa siyang tumugon sa mga halik nito. Bawat dampi ng mga labi nito sa kanyang balat ay unti-unting naghahatid ng mainit na pakiramdam sa kanya. Was this his way of teasing a woman? May sarili itong paraan para tuksohin at i-arouse siya. Ganito ba ang ginagawa nito sa bawat babaeng makarelasyon nito? Parang inililipad ang diwa ni Clara sa sensasyong inihahatid ng mainit at nanunuksong halik ng asawa. Kaya hindi niya halos na malayang nakababa na ang mga halik nito. May protestang bumangon sa isip niya. Javier, no! Akma niya itong aawatin sa ginagawa, ngunit napangkuna siya nito nang para lamang siyang isang manika. Matapos ang ilang hakbang, ay marahan siyang inilapag nito sa papag. Habang ginagawa yon, ay pilit nitong inaabot ng halik ang kanyang mga labi. Unti-unti nang nagpaalam ang takot at tensyon sa puso ni Clara. Maya-maya pa'y para siyang isang mananayaw na sumusunod sa galaw ng katawan ng kanyang kasayaw na siyang nagdidikta ng tempo, ng ritmo at ng tamang galaw. Hanggang kapwa na sila hinihingal sa pag-abot sa huling step ng sayaw. Magkapanabay silang sumabay sa musikang sila lamang ang nakaririnig. Lumabas mula sa lalamunan ni Javier ang ungol at daing ng papalapit na kaganapan. Samantalang si Clara ay daing ng sakit ng unang pagpapaubaya na maya-maya'y naging daing rin ng kaluwalhatian. Ibinagsak ni Javier ang katawan sa ibabaw niya. His handsome face looked happy and satisfied. Sumubsob ito sa mayabang niyang dibdib, samantalang siya'y nanatiling nakatitig sa kisame ng treehouse. Ginising si Clara ng pagtama ng sikat ng araw sa kanyang muka. Akma siyang babangon, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang kung anong mabigat na nakadagan sa kanya. Sa pagbaling niya, ay nahagip niya ng tingin ang gwapong muka ng lalaking nakayukyok ang ulo sa kanyang balikat. His strong arm lay possessively across her. Himbing na himbing si Javier. At kahit ganoy, nasa mukha pa rin nito ang kapangyarihang taglay. Hindi kumilos si Clara. Natatakot siyang magising ang asawa. Sa halip ay pinagmasdan na lamang niya to. Bawat detalye sa mukha nito'y pinag-aralan niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang asawa niya ang lalaking to. This man, whom she found last night, a great seducer, an arrogant seducer. Nangingiting napailing siya nang maalala ang mga namagitan sa kanila ng nagdaang gabi. Naisuko na niya ang sarili kay Javier. But she never thought that such total possession by a man could be so pleasurable. After the initial pain, ipinakilala nito sa kanya ang bago at matamis na karanasang yun. Sinungaling siya kung hindi niya aamining nasiyahan siya sa bagong karanasang yun. Hindi siya makapaniwalang ganun ka-gentle si Javier bilang lover. Wala siyang matandaang naging marahas ito o naging selfish. Bawat pag-aangkin nito'y may pag-iingat. Nang matuklasan nitong birhen siya, mas lalong naging maingat ito. Truly, he is a man of contradictions sa loob-loob ni Clara. Wala pala siyang dapat ikatakot dito. Masarap maging babae kung ang lahat ng lalaki ay katulad nito. Sana'y lagi siyang ganito ka-gento. Nang maramdaman niyang kumilos ito, ay napapahiyang binaklas niya ang pagkakayakap nito sa kanya. Saka siya bumangon at isa-isang dinampot ang mga saplot niya. Good morning, pati nito. Kahit hindi nakatingin si Clara, ay alam niyang nakangiti ito. Masaya ang himig ng boses nito.
It's a beautiful morning, isn't it? Ha? Yeah, it's a beautiful morning. Pati-anod na lamang niya. I think I shall seduce you more often. Anitong may makuhulugang ngiti sa mga labi. Nag-blush si Clara. Dama niya yun. Gusto niyang maliit sa hiya rito dahil napakadali niyang bumigay sa mga panunukso nito. Nang araw ding yun ay nilisan na nila ang pribadong isla. Sakay ng private plane ay nagtuloy sila sa Villa Royale. Ito pala ang Villa Royale. Humahangang sabi ni Clara sa sarili habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng malaparaisong lugar. Wala kang itulak kabigin sa ganda ng mga villas doon. Halos magkakatulad ang istruktura at kulay na lalong nagpaganda at nagpayunik sa buong village na papangarapin matirhan ng sinuman. At napakaswerte niya kung dito siya ititira ni Javier. Kaya pala hindi na gaanong bumabalik si Hayden sa Palawan. Maganda rin ang lugar na to. Alin kaya ang bahay niya rito? Dito ka titira habang magkasama tayo, sabi ni Javier habang papasok sila sa magandang bahay. Mas madalas akong nasa Manila, pero from time to time ay uuwi ako rito. Ibig mong sabihin hindi tayo magkikita araw-araw? Ewan ni Clara kung bakit naitanong niya yon. I mean, bakit kailangan maiwan ako rito? Hindi ba't ang papel ko sa iyo ay ang asikasuhin ka? I have Ramon na nag-aasikaso sa akin. Parati ko naman siyang kasama. Meron man na palang nag-aasikaso sa iyo, eh bakit inalok mo pa sa akin ang bargain na to? Pero siya rin ang sumagot sa sariling tanong. Hindi maibibigay ng sino mang Ramon na yon kay Javier ang kaligayahang maibibigay niya. Nang umakyat sila sa second floor, ay isang bagay ang kumuha ng pangalawang sulyap niya. Isang naka-frame na picture ng tila isang pamilya. Si Javier ang lalaki, may kasamang magandang babae, at isang batang babae, marahil ay mga 4 na taon ng edad. Sino ang babaeng nasa picture at yung kasama niyong bata? Tanong ni Clara nang makapasok sila sa bedroom. Ah, si Felisa yon, at ang napaka-cute na si Beatrice. Anak mo si Beatrice? Isa sa maraming anak ko. Makahulugan ang ngiting sagot nito at tumalikod na ito papunta sa shower. Naiwang napapantastikuhan si Clara. May anak na pala siya at hindi lang isa. Disappointed na nais sa loob-loob niya. Kung sa bagay, hindi nakapagtataka. At ang Felisa ba na ito'y isa lamang sa mga babaeng na anakan ng asawa at binitiwan ng makakita ng bagong prospect? Nakabibigat sa dibdib ni Clara ang natuklasang ang mga babae libangan lang dito na kapag pinagsawaan ay itatapon at hahanap ng iba. Katatapos lang i-familiarize ni Clara ang kanyang sarili sa kabuuan ng villa at kasalukuyan siyang nasa kusina para maghanda ng mailuluto. Nang bumaba si Javier at makitang nakagayak na ito, dala ang attache case nito. Aalis ka? Maang natanong ni Clara. May dinner ako tonight with my Australian business associates. Hindi ko pwedeng ipospon yun. Hindi mo binanggit sa akin na iiwan mo kaagad ako rito. Nakita niya kung paanong nagsalubong ang mga kilay ni Javier sa sinabi niya. Let me remind you na kaya ayokong magpakasal ay dahil ayokong may babaeng nakikialam sa mga desisyon ko. At lalong ayokong may nagde-demand ng time ko. Natigagal si Clara. Bakit ba ang dali naman niyang nakalimutan ng mga batas ni Javier del Carmen? Nangako nga pala siyang hindi magiging demanding. Pumayag lamang itong pakasalan siya para sa isang kapirasong papel. Ni hindi na niya ito naihatid sa labas at ni hindi niya naitanong kung kailan ang balik nito. Sinilip na lamang niya ito mula sa bintana hanggang sa makalabas ng gate ang kotse nito. Unpredictable. Iyon ang isa pang katangiang natuklasan niya kay Javier. Kung kagabi lang ay isang romantikong lover ito, ngayon ay para itong isang taong yelo. Sa halip na maghintay kay Javier, ay nilibang ni Clara ang sarili sa pamamasyal sa kabuuan ng Villa Royale. Nagpunta siya sa mini park, nanood sa isang children's party na ginanap sa second floor ng clubhouse. Birthday party yon ng panganay na anak ni Andrea at Brandon. Pagkatapos ay nagpunta siya sa beach para maglakad-lakad habang pinapanood ang palubog ng araw. Umaasa siyang babalik ang asawa ng gabing yun, ngunit na disappoint lamang siya.
hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang paghihintay. Ginising na lamang siya ng mabining haplos sa kanyang braso, paakyat sa balikat niya at maaalab na halik sa kanyang leeg. Napabalikwa siya at akmang sisigaw kung hindi niya kaagad na aninaw ang mukha ni Javier mula sa liwanag ng papasikat na araw na naglalagos sa salaming bintana ng bedroom. Javier, itatanong sana niya kung bakit ngayon lamang ito. Ngunit hindi na siya hinayaan pa nitong makapagsalita. Damang-dama niya ang pangangailangan ng asawa sa kanya sa mga halik at haplos nito. He wanted her. Yun ang sinasabi ng mga halik nito. His hard body demanding her to match his passion and need. Nang maalala niyang iniwan siya nito at natiis na mag-isa sa bahay na yon sa buong magdamag, ay gustong mangibabaw ng galit niya rito. Hindi niya ako mistress na maaalala lang kapag gusto niyang ikama. Protesta ng kanyang isip. Itinulak ni Clara ito para iparamdam dito ang kanyang galit at hinanakit. Ngunit nawalan ng saysay ang kanyang resistance. Ginagap nito ang dalawa niyang kamay. Inilagay ang mga yon sa kanyang ulunan at mahigpit na pinigilan. She tried to struggle. Ngunit lalo lang nadaragdagan ang pagnanasa nitong maangkin siya. Ibinaon nito ang muka sa pagitan ng kanyang malulusog na dibdib. Please, Javier, masakit ang ulo ko dahil sa puyat sa kahihintay sa'yo. Awat niya rito habang patuloy sa pagmamatigas. Ngunit parang wala itong narinig. Ginamit nito ang ngipin para maililis ang pangitaas ng kanyang silk negligee. Ang malikot na mga labi at mainit na hininga nito'y naghatid ng nakalalasing na sensasyon sa buo niyang pagkatao na dumadaloy sa kaliit-liitang himaymay niya. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata upang hindi makita ang nanghihipnotismong mga mata ng asawa, kaya hindi niya nakitang papunta na sa kanyang mga labi ang firm lips nito. Slightly touching hers, moving slowly until they succeeded in their purpose na mapaghiwalay ang mga labi niya and accept his kiss. The kiss became more forceful at nararamdaman na niya ang matigas na bagay na yon ng lalaki, hanggang manaig na naman ang seduction nito sa kanya. She couldn't deny her hungry response when he performed his loving magic on her. He was able to seduce her again, and he won the battle again. Galit ka ba kung kanina lang ako nakauwi? Tanong ni Javier habang naghahanda siya ng breakfast nila. Magdamag akong gising at nag-aalala. Idudugtong sana niya. Akala ko'y malinaw ang usapan natin na walang pakialamanan. Tumigas ang anyo ni Javier. Binitiwan ang hawak na broadsheet and stared hard at her habang paupo siya sa harap ng dining table. Hindi mo kailangang maghintay sa pag-uwi ko. Masanay ka na sa ganitong sistema. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Napairap si Clara. Kung sinabi mo man lang na hindi ka uuwi, edi hindi na sana ako naghintay. Ang inaalala ko lang naman ay walang magbubukas ng pinto para sa'yo kapag nakatulog ako. Pagsisinungaling ni Clara para itago ang paghahanap niya ng panahon at pagpapahalaga mula rito. I have my key. Kinuha nito ang tasa ng kape at humigop. Saka muli siyang tinapunan ng matiim na titig. Besides, hindi ako sanay nang may pinagre-reportan. I do whatever I please nang walang iniintindi o inaalalang naghihintay. Pasensya ka na, hindi pa ako nakakapag-adjust. 3 days pa lang tayong nakakasal. Isa pa, bago ako sa lugar na to kaya hindi pa ako kampanting mag-isa sa malaking bahay na to. Medyo lumambot ang anyo ni Javier nang muli siyang tingnan. Marami akong tinatapos sa trabaho. I want to finish them before Friday. Ayokong may maiwang trabaho paglipad natin papuntang Australia. May kasiyahan siyang nadama sa huling sinabi nito. Magta-travel sila. Magkakaroon sila ng pagkakataong magkasama. At hindi niya alam kung bakit nakakadama siya ng ganito. Aalis ka ba uli ngayon? At tubiling tanong ni Clara rito. Bakit mo tinatanong? Kunot noong balik tanong nito. Wala naman. Magluluto sana ako para sa'yo kung hindi ka babalik sa Manila. I'll stay here the whole day. Bukas ng umaga na ang balik ko sa Manila. Let's go swimming. Mag-prepare ka ng barbecue. Magaan ang katawan na sumunod si Clara sa mga kagustuhan ng asawa.
Hindi na masakit sa balat ang tama ng araw nang pumunta sila sa private beach ng Villarreal. Nag-barbecue siya habang nagsiswimming si Javier. Maya-maya ay narinig niya ang pagtunog ng cellphone nito na nakapatong sa ibabaw ng beach bench. Sinagot niya yon habang kinakawayan ang asawa. Hello, Javier. Si Felisa to. Si Beatrice kailangang operahan sa appendix. Naglalambing eh. Gusto niya raw nandito ka during her operation. Hindi nakasagot si Clara dahil tuloy-tuloy sa pagsasalita ang kausap. Eksakto namang nakalapit si Javier sa kanya. Inabot niya rito ang CP. Felisa? Hindi niya ito inalisan ng tingin habang nakikipag-usap ito sa CP. Pinakikinggan niya ang mga sinasabi nito. Si Felisa, ang babaeng kasama nito sa family picture, ang ina ng anak ni Javier, ang isa sa maraming babaeng nagdaan sa buhay nito. At hindi malayong bukas makalaway, katulad na lang din siya ni Felisa, magiging laman ng isang picture frame sa isang bahagi ng bahay nito. Marami pa nga pala siyang dapat malaman tungkol sa lalaking sa isang iglap ay naging asawa niya. Namigat ang kanyang kalooban. Huwag namang sabihing selos ang nararamdaman niya ngayong kausap ng asawa ang isa sa mga ex nito. Bigla nitong hinila ang beach towel matapos makipag-usap sa CP. I have to go back to Manila. Ha? Bakit? Maang na tanong ni Clara. May emergency. Hindi pwedeng hindi ako lumuwas. Come on, ihatid muna kita sa villa bago ako umalis. May pagmamadali sa bawat kilos nito. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magtanong pa. Una'y sinabi na nitong wala silang pakialamanan. Pangalawa, baka masaktan lang siya sa maririnig tungkol kina Felisa at Beatrice kapag nagtanong pa siya. Sa halip na magmukmok ay inihanap ni Clara ang sarili ng mga bagong kaibigan sa Villarreal. Nang hapong din yon ay nakilala niya si Sylvia de Amor sa mini park at inimbita siya nito sa dinner party na iahanda nito para sa wedding anniversary nito at ni Julio. Nagpaunlak si Clara at doon ay nagkaroon siya ng iba pang bagong kakilala. Napakaganda mo namang caretaker, komento ni Julio habang nakakwentuhan niya ang mag-asawa sa isang bahagi ng living room. Ang ibang bisita ay nasa terrace. Hindi siya nagpakilala bilang asawa ni Javier del Carmen dahil bukod sa iyon ang napagkasunduan nila'y ayaw niyang ipangalandakan pa ang tungkol sa bargain nila. Busy kasi si Javier, madalas ay wala sa villa niya. Pero pansamantala lang naman, habang hindi pa niya ginagawang permanent residence ang bahay niya rito. Ang akala namin, he already got married, ani Sylvia. Marriage never enters his plans. Malaking kalokohan lang daw yun para sa kanya. Ngunit bakit may pait na gumuhit sa lalamunan ni Clara pagkatapos sabihin yon? Really? Nasurpresang reaksyon ni Julio. Pero nakikita ko siyang may isinasamang babae dito sa Villarreal. Contradictory nga eh, dahil kailangan niya ng company ng isang babae pero ayaw niyang magpatali, nasabi ni Clara. Sinikap niyang ibaling sa ibang topic ang usapan. Late na nang bumalik siya sa villa ni Javier. Nagulat pa siya nang abutan ng kotse nito sa parking lot. Kanina ka pa? Tanong niya rito nang abutan niyang nakahiga itong pasandal sa headboard ng kama habang nanonood ng tape ng pelikulang The Hurricane. Yeah, more than an hour na siguro ako nandito. I'm sorry, nahihiyang sabi ni Clara. Sorry for what? Hindi mo ko inabutan dito sa villa. Naimbita kasi ako ni na Sylvia. Hindi ko kasi alam na ngayon ka rin, Baba. You don't have to explain and apologize. Hindi kita pakikialaman sa kahit anong gusto mong gawin. Oo nga pala. Namimigat ang loob na sabi ni Clara sa sarili. Wala nga pala silang pakialamanan. Bakit ba hindi niya maisaksak sa isip niya yon? Nakalimutan niyang hindi nga pala sila nagpakasal dahil nagmamahalan sila, kundi dahil yun na lang ang solusyon sa problema ng pamilya niya. Nang gabing yon, pagkatapos niya mag-shower, ay nadismaya siya nang makitang tulog na ang asawa. Nailing na lamang siya at napabuntong hininga. Linggo ng madaling araw nang lumipad sila papuntang Australia. Ngunit pagdating na pagdating doon ay ang business summit kaagad ang hinarap ni Javier. Naiwan na naman si Clara sa hotel. Dalawang araw na wala siyang ginawa kundi ang iwanan at datnan ng asawa sa hotel suite nila. Why don't you go out habang busy ako? Suhestyon ni Javier sa kanya habang inaayos niya ang necktie nito. Bagong salta ako sa lugar na to. Wala akong alam dito sa Sydney. Saan ako pupunta?
Nandito ang ilan sa pinakamagagandang beaches, Clara. You can ask for a tourist guide to accompany you. Tumalikod siya rito dahil hindi niya gustong makita nito kung paanong nalungkot ang kanyang mukha dahil sa mga suggestions nito. Bakit ba isinama pa siya nito sa pagbibiyahe nito? Para may tagaayos ito ng necktie? Para hindi naman ito magmukhang tanga sa biyahe nito? Akala ko ba dito namin itutuloy ang honeymoon, kaya niya ako sinama. Ngayon, sasabihin niyang maghanap ako ng tourist guide na pwede kong makasama? Ganito ba kamanhid ang pakiramdam ng lalaking ito? I have to go. Bye. Narinig na lamang niyang sabi ni Javier. Nang lingunin niya ito ay palabas na ito ng pinto. Hahabulin sana niya ito, ngunit naisip niyang para ano pa? Baka magalit pa ito at sabihin nagde-demand siya ng oras at atensyon nito. Wala nga pala akong karapatan. Naisip ni Clara na lumabas ng suite, ngunit hindi naman siya lumabas ng hotel. Gusto lang niyang gantihan si Javier. Gusto niyang bumalik ito sa suite nila na wala siya. Nagpunta siya sa casino sa loob ng hotel. Hindi para magsugal, kundi para manood at magpalipas ng oras. Pagkatapos ay naglagi siya sa cocktail bar sa ground floor at nanood ng ginaganap na fashion show doon. Doon na rin siya nag-dinner. Tulog na si Javier nang datnan niya ito sa suite. Hindi na niya ito ginising. Sa halip ay humila na lamang siya ng extra comforter at sa sofa na higa. Ginising siya ng mga halik ni Javier. Maaga itong nagising. Pagkoy pinangko siya nito upang ilipat sa kama. Where have you been last night? Tanong nito habang dahan-dahan siyang inilalapag sa malambot na kama. Ikaw ang may sabing lumabas ako, di ba? Bakit ako magmumukmuk dito habang wala ka? Naisip kong dapat ay samantalahin ko ang pagkakataong ito na malibot ang Sydney. Pagsisinungaling ni Clara. Nang tangka siyang hahalikan ng asawa, ay iniiwas niya ang mukha rito sabay bangon. May kasama kang tourist guide? Naitanong na lang nito. Wala. What? Tumaas ang timbre ng boses nito. Bakit lumakad ka mag-isa? Ikaw ang dapat kong kasama. Ayoko ng iba. But since busy ka, mag-isa na lang akong lumabas. And where did you go? Nanlalaki ang mga matang usisa ni Javier. Nag-stroll sa downtown. Hanggang late at night? Hindi na niya sinagot ang tanong nito dahil nagtuloy na siya sa bathroom at doon ay nangingiting pinagmasdan ng sariling refleksyon sa salamin. Gusto niya ang nakitang reaksyon ni Javier nang sabihin niyang nag-stroll siya sa downtown nang nag-iisa. Eh di nag-react ka rin. Hindi ka naman pala ganun kamanhid, Javier del Carmen. Come on, lalabas tayo. Nagulat pa si Clara sa pagyayayang yun ni Javier. Ngunit lihim siyang napangiti. Sa wakas, naaalala rin ng asawa na kasama siya nito sa trip na yun. Baka may business conference ka pa, hindi naman ako nagde-demand ng time mo ah. I know where I stand, sabi ni Clara kunwari. Dahil alam niya sa sariling nagsisinungaling siya rito, kinintalan siya nito ng mabilis ngunit malalim na halik sa kanyang mga labi. We're on our honeymoon, darling. Malambing na sabi ni Javier, teasing her again. Bago siya ipasyal ni Javier, ay ang pagsa-shopping muna ang inuna nila. Kunin mo lahat ng gusto mo. Everything that would please you. Sabi nito sa kanya habang may ipinakukuhang ladies watch sa sales lady. Pagkoy isinukat yon sa kanya. How do you like it? Anito. It's beautiful. Pagkoy binalingan nito ang sales lady. Kung ano-ano pa ang itinuro nito. Lahat ng alahas na pambabae. Ano ang mga ito? Bonus dahil nakapagpo-provide siya ng kaligayahan dito? Bakit pa sa halip na ikatuwa niya ang ginawa nito ay nakadama pa siya ng pagka-insulto? O baka naman gusto lamang nitong bumawi sa mga pagkukulang nito ng mga nagdaang araw? You don't have to do this, Javier. Hindi mo ako kailangan paliguan ng mga material na bagay. Sabi niya habang binabayaran nito ang mga napamili nila na halos lahat naman ay para sa kanya. Gusto kong gawin to, Clara. Kaya wag mo akong awatin. Pagkatapos nilang mag-shopping ay ipinasyal na siya nito sa mga pinagmamalaking tourist spots ng Sydney tulad ng Ocean World kung saan maaaring pumasok sa isang malahiganteng aquarium. Magnificent ang pagkakagawa ng aquarium kung saan makikita ang iba't ibang isda at aquatic creatures kabilang na ang mga pating. Ito'y maihahambing sa underwater world
na ipinagmamalaki naman ng Singapore. Niyaya siya ni Javier na subukang bumaba sa tubig upang makahalubilo at mahawakan ang iba't ibang aquatic creatures. "Ayoko! Natatakot ako!" tanggi niya. "It's a beautiful experience, Clara. Huwag kang matakot. May mga diving gadgets ka namang isusuot. And those aquatic creatures are gentle and harmless. Basta hindi mo sila sasaktan." Napilit din siya nitong mag-explore sa loob ng giant aquarium. Suot ang mga necessary diving gadgets. Takot na takot siya nung una. Pero bandang huli na wala ang takot at na-appreciate niya ang naggagandahang aquatic creatures. Dahil ba katabi niya si Javier at inaalalayan siya sa bagong experience na yon? Isa pang bagong karanasan na ipinakilala nito sa kanya ay ang rockefelling, isang uri ng sport na nakakatakot lalo na sa tulad niyang may takot sa heights. Ngunit ang pag-alalay at mga hawak ni Javier sa kanya ay naghatid ng lakas ng loob para subukan niya yon. Later on, wala na ang takot niya. Gusto nga rin niyang pagtakhan ang sarili kung bakit na-enjoy niya ang mga bagay na kinahihiligang gawin nito. "Nag-enjoy ka ba?" tanong ni Javier habang papunta sila sa Port Douglas, ang isa sa mga itinuturing na pinakamagandang beach resort sa Queen's Island. Sakay sila ng Quicksilver, isang luxury ferry. "Yeah," tumatangong sabi ni Clara. "Salamat naman at naalala mong kasama mo ako sa trip mong to." "Of course, hindi ba nangako ako sa yon dito natin itutuloy ang honeymoon natin?" At masuyo siya nitong kinabig. Sa Port Douglas ay muli niyang isinuko ang sarili sa asawa. And this time ay mas naging submissive siya rito. Naging napaka-gentle na naman ni Javier. Aggressive but passionate. Pakiramdam nila ay sila lamang ang tao sa mundo ng mga sandaling yun. Their hands roaming over each other's body. His hot and demanding lips against her thirsty lips. Pakiramdam ni Clara ay hindi lamang ang katawan niya ang inangkin ng asawa, but her whole being. And this time, parang ayaw na niyang pakawalan siya ng mga yakap nito. Ngayon lamang siya nakadama ng ganitong kaganapan sa piling ng isang lalaki. Sigurado siya, it was not lust. They made love. And there could be no other man to take the place of this arrogant and formidable man. Alam niyang si Javier lang ang makapaghahatid sa kanya ng ganitong kaluwalhatian. "Mahal ko na yata ang lalaking ito." Dahil nakalimutan na niya kung ano ang dahilan at kasama siya nito't nagpapaubaya siya rito. Could this be love? Paalis na sila sa Port Douglas nang hindi sinasadyang makita ni Javier ang isang kakilala. "Javier, it's good to see you here," sabi ng lalaki. May akbay itong babae. "Long time no see. Of all places, dito pa pala tayo magkikita uli, Andre." Anang asawa niya. "I visited my mom in Townville," ani Andre. "By the way, meet Yanita, my girlfriend." Pakilala nito sa kasama. "Hi, Yanita." Nakipagkamay si Javier sa babae. Well, meet Clara." Pakilala naman nito sa kanya. "My girlfriend." "Girlfriend? Bakit hindi nito sinabi ang totoong relasyon nila? Bakit kailangang ipagkaila niya ako?" Nagdaramdam ng kirot ang kanyang kalooban at hindi alam ni Clara kung nahalata yun ni Javier. Nasira na ang mood niya, kaya hindi na niya gaanong kinibo ang asawa. "Galit ka ba?" tanong ni Javier nang makabalik na sila sa hotel. Tinitigan niya ito habang kumukuha siya ng bihisan nito sa closet, yung klase ng tinging may tampo. Hindi niya gustong mahalata nito ang pagdaramdam niya, but he was too smart para malihim dito ang totoo. "Dahil hindi kita pinakilalang asawa?" Ito na rin ang sumagot sa tanong nito. "Hindi naman siguro ako pangit para ikahiya mo." Inihagis ni Clara sa harap nito ang pajama. "Ipapaalala ko lang sa iyo ang kasunduan natin, Clara. We agreed to keep this marriage a secret sa mga taong hindi naman involved. Hiniling mong magpakasal tayo para lang hindi isipin ng pamilya mo na ang sarili mo ang ibinayad mo sa amin. Si Andre, publisher yan ng isang newspaper at magazine sa Pilipinas. Kung sinabi kong asawa na kita, tsak nakakalat na parang sunog ang balitang yon." "And what's wrong kung malalaman nilang nagpakasal ka na?
Nakakabawas ba yon sa pagkalalaki mo? Matalim ang tinging ipinukol niya sa kanya. You'll be my wife for only 1 year. May usapan tayong ipapaanal natin ang kasal matapos ang panahong yon. Hindi ba mas magiging simple ang lahat kung tayo na lamang ang nakakaalam ng kasalang ito? Nakadama ng pagkapahiya si Clara. Oo nga pala. Bakit pa parati kong nakakalimutan ang mga napagkasunduan namin? Bakit ba umaasa siya ng higit sa mga napagkasunduan nila? Pasensya ka na, Javier. Tama ka. Isang taon lang ang palabas na to. At pagkatapos, babalik na sa normal ang lahat. Pagbalik nila sa Pilipinas ay sa Villa Royal siya kaagad itinuloy ni Javier para iwan lang siya nitong muli kinabukasan. Kailan ka babalik? Hindi ba ako pwedeng sumama? Itatanong sana ni Clara rito ng umagang yun na nagpaalam ito habang nasa breakfast table pa siya at hindi pa tapos mag-almusal. Ngunit nabitin sa dulo ng kanyang dila ang mga yun. Ni hindi siya nito hinalikan bago umalis. Nagmamadali ito. Asa ka pa? Dismayadong sabi na lang ni Clara sa sarili. Ngunit humabol siya sa may patio para ihatid man lamang ito ng tanaw. Javier? Hindi niya naawat ang sarili na tawagin ito. Yes? Kung may sasabihin ka, please make it fast. Formal ang mukhang nilingon siya nito bago pa makasakay sa kotse. Oh, wala. Sige na. Ang tanging nasabi ni Clara. Pagkway lumulan na ito sa kotse at pinasibad yun. Ingat sa pagdadrive ha! Habol na paalala niya. Pero siya na lamang ang nakarinig nun. Inis na bumalik siya sa loob at pabalibag na isinara ang pinto. Damn the man! Bakit tinutukso pa siya nito? Bakit tinuruan pa siya nitong masanay sa mga yakap nito't halik? Bakit umukit pa ito ng lugar sa puso niya para lang masaktan ng ganito? Para siyang isinakay nito sa roller coaster at nang nasa itaas na siya ay biglang inihulog. Bakit ko pa siya iisipin? I-enjoy ko na lang ang pag-stay ko rito sa Villa Royal. Magsuswimming ako at magja-jet ski. Pero hindi eh. Mukmuk ng kalooban niya. Gusto pa rin niyang makasama si Javier sa lahat ng gagawin niya. Kung nasan ka man ngayon, Elmira, tamaan ka sana ng kidlat. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang lalaking yun. Ikinundisyon na lamang ni Clara sa isip niya na dapat siyang maglagay ng linya sa pagitan nila ni Javier. Tutal, hindi naman siya ipinakilala nito bilang asawa. Kahit isa man sa pamilya nito'y wala pa siyang kilala. Madali lang naman ang isang taon at sa susunod pang mga buwan na ipagsasama nila'y pipilitin niyang labanan ang lumalagong damdamin. Dahil kapag parati siyang nagpatangay sa mga panunukso ni Javier at nagpatalo sa tuwing gagamitin nito ang hypnotic charm nito, hindi malayong masaktan lang siya at magsisi. Hindi in love sa akin si Javier. Ginagamit lang niya ang pagmamahal ko sa tatay ko para masamantala niya ang kahinaan ko, para ma-fulfill niya ang kanyang sexual needs. Ang sakit namang isipin nun, pero wala siyang magagawa. Mas mabuti nang bantad siya sa katotohanan kesa umasa ang puso niya sa isang imposible na mamahalin din siya ng asawa. Bumalik din naman sa Villarreal si Javier after 2 days. Twice akong tumatawag dito pero walang sumasagot. Galit nitong bungad kay Clara. Nagkakataon sigurong nasa beach o nagtitennis ako. Alangan namang magmukmuk ako rito habang wala ka. Deep within her ay ikinatuwa niya ang malamang tumawag pala ang asawa habang nasa Maynila ito. At least, naaalala pa rin pala nito na may iniwan itong asawa. Nakita niyang nagsalubong ang mga kilay ni Javier. Obviously, hindi nito nagustuhan ang isinagot niya. Wala ka bang balak na ipaghanda ako ng pagkain? I'm tired and hungry. Pagkway sabi nito. Hindi ako nagluto. Sa labas kasi ako kumain kasama ang mga bagong kaibigan ko dito sa Villarreal. Sabi niyang nilangkapan ng saya ang tinig. Lalong nag-eskrima ang mga kilay ni Javier. Aren't you supposed to take care of everything for me? Gaya ng pag-aasikaso ng kakainin ko whenever I get home. Sa pagkakataong yun ay mas malakas ang boses ni Javier. Alam kong kasama sa papel ko sa buhay mo ang pagsilbihan ka. Hindi ko nakakalimutang nagbabayad atraso ako para sa lokal-lokal kong kapatid at para sa tatay kong sakitin. But you can't expect me to cook dinner for you kung hindi ko naman alam kung kailan ka babalik. Kaya nga tumatawag ako kanina eh, para sabihing uuwi ako.
I'm sorry, nasanay na kasi akong datnan at iwan mo. Malinaw na sa akin na uuwi ka lang every time na kailangan mo ng kasiping. Parang matalim na bagay na sumugat din sa lalamunan niya ang kanyang sinabi. Pero kailangan niyang ipamukha kay Javier ang abnormal na sitwasyon nila at ang pagpapabaya nito sa kanya. Alright, naisip kong isama ka na sa Manila. Maya-maya ay sabi nito sa mas malumanay ng tono. Magiging busy ako dahil sa sunod-sunod na shipments. Gusto ko'y nasa tabi kita. I need you there. Ano ang gusto nitong i-imply sa sinabi nitong kailangan siya nito? Kailangan siya nito para magpawi ng init ng katawan nito every time na gustuhin nito? May galit na biglang bumangon sa dibdib ni Clara. Galit para dito at sa sarili niya. Lalo niyang ipinamumuka sa akin na ang talagang papel ko sa buhay niya ay ang pumawi ng init sa katawan niya kapag ginusto niya matapos ang maghapon niyang pagsubsob ng ulo sa trabaho. Dahil alam na alam nito na kaunting seduction lang ay bumibigay na siya. Ginagamit lang talaga niya ako. Isang parausan na always available and willing. Kaysa nga naman umupa pa siya ng bayaring babae. Damn! Bakit pa siya nagpaka-istupida sa pagpayag na pagpagamit sa isang walang damdaming lalaking ito? Mabuti pa kumain na lang tayo sa labas. Mando ni Javier na pumutol sa pag-iisip ni Clara. Pwede naman niyang ipagluto ng easy-to-cook meal ang asawa kung ire-request lang nito. Ngunit kapag naiisip niyang malambing at romantiko lamang ito sa kama,